Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Okay na po tayo. Naka-live na po tayo. Welcome po muli sa Real KJB Believers. We're now signing on. At magandang gabi po from Tarlac City, Philippines. Tayo po ay live ngayon, no, sa ating pong venue, King James Bible Baptist Church, San Vicente, Tarlac City. Nawa po ay nasa okay na okay kayong kalagayan. So, so far, no, not 100% perfect in health, pero sa tulong at biyaya ng Diyos tayo po yung nakatayo ngayon at pwedeng-pwede pa rin, no? May kakayanan pa rin magturo. At bagaman it is almost late in the evening dito po sa ating sa Pilipinas, but we're taking advantage na itong bago po makatulog ay makagawa po tayo ng isang chapter pa, no? Makapag-live pa tayo ng isang chapter. So let's proceed with our prayer. Manalangin muna po tayo at ako po yung maglilid sa panalangin. Dakilang Diyos, pakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na meron po kaming kalusugan, kalakasan, talino at kalayaan, Panginoon, at Holy Spirit na mag-guide sa amin. Upang sa ganun, Panginoon Diyos, ang pagtuturo ng aklat ng Genesis ay mangyari sa gabing ito. Lord, gabayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa aming buhay in Jesus' name. Amen. Okay po, so let's read from verse 1. Pangunahan po tayo ni Pastor Nick. Verse 1 hanggang verse 13. So ito po yung continuation po ito ng istorya sa buhay ni Joseph, no? Chapter 37 ay siya po ay pinag-initan ng kanyang mga kapatid. Binenta sa mga Midianites, sa mga Ishmaelites. Nadala po siya sa chapter 39, no? Sa tahanan ni Potiphar. Nagkaroon ng masamang desire itong asawa ni Potiphar sa kanya. So, gumawa ng kwento. Ha? Binaligtad ang istorya na ang guilty talaga yung babae. Pero Joseph was in prison. Chapter 40, no? Yung istorya po ng dalawang prisoner, yung butler at saka yung baker, no? So, ang namatay doon yung baker. O, nakawala yung butler o yung cupbearer ng Pharaoh, no? So, now, let's proceed chapter 41. So, ang istorya po ay still
focus on Joseph. Ito yung section ng Book of Genesis na ang focus po ay kay Joseph. As we have studied that Joseph is giving, no? Giving illustration about the Lord Jesus Christ. So, pag sinabi nating type o larawan, no, ng Panginoong Jesucristo, Joseph is the greatest type of Jesus Christ. Okay po, so let's read from verse 1 hanggang verse number 13. Genesis chapter number 41, verse 1 to 13. And it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh dreamed, and behold, he stood by the river. And behold, there came out of the river 7 well-favored kine and fat flesh, and they fed in the middle. And behold, 7 other kine came up unto them, after them, out of the river, ill-favored and lean flesh, and stood by the other kine upon the brink of the river. Verse 4, and the ill-favored and lean flesh kine did give up the 7 well-favored and fat kine. So Pharaoh awoke, and he slept and dreamed the second time, and behold, 7 ears of corn came up upon one stalk, rank and good. And behold, 17 ears and blasted with the east wind sprung up after them. Verse 7, and the 17 ears devoured the 7 rank and full ears, and Pharaoh awoke, and behold, it was a dream. Verse 8, and it came to pass in the morning that his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all the wise men thereof, and Pharaoh told them his dream, but there was none that could interpret them unto Pharaoh. Verse 9, then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my faults this day. Pharaoh was wroth with his servant, and put me in reward in the captain of the guard's house, both me and the chief baker. And we dream a dream in one night. I and he, we dream each man according to the interpretation of his dream. Verse number 12. And there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard. And we told him, and he interpreted us our dreams, to each man according to his dream he did interpret. Verse number 13. And it came to pass as he interpreted us, so it was me, he restored unto me my office, and him the hand. Okay. So, sinusulat ko lang po, no? Tuloy po natin yung kwento from chapter 37 up to chapter 41. So Joseph, si Bineta siya sa chapter 37, chapter 39, napunta na siya sa Potiphar's house. So, nasa Egypt na siya. While in Egypt, no, nakulog po siya sa prison for 13 years. No? 13 years. So, nung 11th year niya, ay namit niya po yung butler at saka yung baker. So, after 2 years, so 13 years na po nakalipas, doon lang po nagkaroon ng dream itong si Pero. No? This is after 2 years, nakaalis yung dalawa, prisoner ng king. At ang dream po ni Pero ay patungkol sa 7 baka, matabang baka, no? Okay? Fat and lean. So similar din, no? Itong 7 ears of corn, may fat o yung healthy na corn at saka yung sickly na corn. No? Tignan natin yung pagkakasabi dito. Behold, 17 ears and blasted with the east wind sprang up after them. No? So we have 7 ears of corn came up upon one stalk, and rank and good. Behold, 17 ears and blasted with the east wind sprang up after them. The 17 ears devoured the 7 rank and full ears. Okay? So sa kwento,
yung tin, yung payat, no? Okay? Na ears of corn, 7 ears of corn, yun ang kumain, lumamon doon sa 7 matataba na ears of corn. Sa kwento naman ng 7 baka, the fat was eaten by the lean, yung mga tin, no? Yung mga papapayat na baka, no? Sabi ng Bible, this is verse 3, and behold, 7 other kind came up after them out of the river. So yung river na yun, that's Nile River, ill-favored and lean-fleshed, and stood by the other kind upon the brink of the river. Doon so nasa pangpang ng river. So noong si Pero ay gumising, twice po siyang natulog, twice din siyang nanaginip. So sa panaginip niya, nakita niya itong mga bagay na ito, kaya lang walang makapag-interpret sa kanya. So dumating yung point na pina-interpret ito sa mga magicians, pero wala na silang kakayanan. So nagharap na yun si Pero na mag-interpret. Naalala ngayon ng chief butler sa verse 9, yung kanyang pagkakamali, sapagat nangako siya doon kay Joseph, kasi nakinabang siya doon sa dream eh. Okay? At doon po, no, sinabi niya ngayon kay Pero na merong isang young man na Hebrew na may kakayanang mag-interpret sa dream ni Pero. Okay? So, verse 13, sinabi ni Butler kung paano dahil sa interpretation, siya ay na-restore sa office. No? Okay? Right? So, naintindihan niya na may kakayanan itong si Joseph para interpret itong dream ni Pero. Okay? Yun po yung kwento natin. Okay, so dito natin makikita kung ano ang ibig sabihin ng interpretation. Makita natin that ang interpretation hindi po dapat galing sa tao. Pag pinag-usapan natin interpretation, most especially kapag prophecy, no? Ang prophecy kasi nasa loob ng mga scriptures yan. So kapag ka-interpretation, we go by the guidance of God, the Holy Spirit. Verse 14 hanggang verse number 36. Tignan natin ang result, no? Noong pagtawag kay Joseph at sa kanyang pag-interpret nito. Genesis 41, verse 14 to 36, the Bible says, and Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon, and he shaved himself and changed his raiment and came in unto Pharaoh. And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it, and I have heard say of thee that thou canst understand a dream to interpret it. And Joseph answered Pharaoh, saying, it is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. Verse 17, and Pharaoh said unto Joseph, in my dream, behold, I stood upon the bank of the river, and behold, there came out of the river 7 kine, fat-fleshed and well-favored, and they fed in a meadow. Yep. Verse 19, and behold, 7 and other kine came up after them, poor and very ill, favored in little flesh, such as I never saw in all that land of Egypt for badness. Verse number 20, and the lean and the ill-favored kine did eat up the first 7 fat kine. And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them, but they were still ill-favored as the beginning, so I awoke. Yeah. Verse number 22, and I saw in my dream, and behold, 7 ears came up in one stalk, full and good. Verse number 23, and behold, 7 ears, withered thin and blasted, with the east wind sprung up after them. Verse 24, and the thin ears devoured the 7 good ears, and I told this unto the magicians, but there was none that would declare it unto me. Verse number 25, and Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. God hath showed Pharaoh what he is about to do. Verse 26, and the 7 good kine are 7 years, and the 7 good ears are 7 years. The dream is one. Verse number 27, and the 17 and ill-favored kind
that came up after them are 7 years, and the 7 empty years blasted with the east wind shall be 7 years of famine. This is the thing which I have spoken unto Pharaoh, what God is about to do, he sheweth unto Pharaoh. Verse number 29, behold, there came 7 years of great plenty throughout all of the land of Egypt, and there shall arise after them 7 years of famine, and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. Verse 31, and the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following, for it shall be very grievous. Wow. And for the dream was doubled unto Pharaoh twice, it is because the thing is established by God, yon, and God will surely bring it to pass. Verse 33, now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise, and set him over the land of Egypt. Verse 34, let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land, and take up the fifth part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. Verse 35, and let them gather all the food of those good years that come, and lay up corn under the hand of Pharaoh, and let them keep food in the cities. Verse 36, and that food shall be for store to the land against 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. Yan, no? So very clear, no? Very simple lang po yung istorya. Ang makita lang natin po dyan, yung very important thing na gusto ko pong ma-emphasize, no? Nung may kwento ni Pharaoh, no? Yung kanyang dream. So, ito yung gusto kong emphasize dito. Ito yung sinabi ni Joseph. This is the thing which I've spoken unto Pharaoh, what God is about to do, he sheweth unto Pharaoh. Okay? Now, plus yung sinabi ni Joseph, no? Patungkol sa interpretation, that only God can, I think, una niyang sinabi yun sa sa butler at saka doon sa baker, no? So dito, diniretso na niyang ininterpret. Sinabi niya, the dream pero is one, isa lang, no? Yung mga baka, at saka yung corn, isa lang ang ibig sabihin. So ang ibig sabihin noon, it will have a 7 years abundance, no? Yung maraming ani. Pagkatapos, magkakaroon ng 7 taong tagutom, no? Famine. At itong famine ito, according sa Bible, yung plenty, yung abundance, yung 7 years plenty of harvest, makakalimutan yun dahil sa hirap na susunod, no? So 7 years, a great plenty throughout all the land of Egypt, verse 29, and there shall arise after them 7 years of famine, and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. Grabe, no? So yung word na consume, yung land, magpe-perish siya. The famine shall consume the land. So, kung hindi pala si Joseph naging governor ng Egypt, ang Egypt talagang mabubura ng maaga sa mundo. Mabubura siya, no? The famine shall consume the land, yung civilization ng Egyptians, mawawala yun. And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following, for it shall be very grievous. Kakalimutan nila yung abundance, no? Naalala na natin yung COVID, di ba? Nung panahon ng COVID, nakalimutan natin yung saya ng mga nakaraang panahon. Sobrang takot ng mga tao at talagang yung hirap na nangyari. Nakalimutan natin yung abundance. Ha? Ngayon naman, nakalimutan na natin yung COVID. Dapat lesson sa atin yun eh. And for that, the dream was doubled unto Pharaoh. So bakit doubled? Sapagkat sabi ng Bible, because the thing established by God, God will shortly bring it to pass. So noong mga unang panahon, okay, in the Old Testament, so ang ginagamit ng Diyos to reveal something ay mga dreams. To reveal something.
dreams and visions. Yan. Yan ginagamit ng Diyos. So, because the Word of God is not yet complete, so sinusulat pa lang yung Scripture. So, for about 1,400 years, okay, and another 100 years, no? Ito, 100 years ito, ito yung kabuuan ng pagbubuo, no, ng Scripture. So, during this moment, yung 1,400 years, involved pa ang dreams and visions. Okay? So, dito yung mga Scripture, sinusulat pa rin. So, may mga prophecy pa rin dito. But after the completion of the Scripture, after the completion of the Scripture, matapos na yung Scripture, matapos na yung mga prophecy, no? Matapos na sabihin ng Diyos lahat hanggang eternity. Sabi ng Bible sa Revelation chapter 22, 18, 19, huwag nang dadagdagan, huwag nang babawasan. So we have a complete revelation. Pero during the Old Testament, there are dreams and visions. Okay? Ito nga, example po, no? Sa Genesis. Okay, verse 33, now therefore let Pharaoh look out a man, ito na, discreet and wise, and set him over the land of Egypt. Ngayon, alam na nila ngayon mangyayari, pero sinong magmamanage? So dumating na ngayon, ang magmamanage sa kingdom ng Egypt ay walang iba kundi si Joseph. Kaya nga, makita natin mamaya, pinalitan ang pangalan ni Joseph, Egyptian name. So, in-appoint niya ngayon, take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years. Let them gather all the food those God good years that come and lay up corn under the hand of Pharaoh and let them keep food in the cities. Ang sasalita nito si Joseph. That food shall be for store unto the land against the 7 years of famine which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. So yung word na perish, no, talagang mamamatay lahat sila. Parang noon kung tubig man ang pumatay sa mga tao, ito, mamamatay sila sa famine. 7 years. So yung first 2 years, yun nga yung first 2 years, eh, pati yung land of Canaan, tinamaan na sila. Kaya nga napapunta ngayon yung mga kapatid niya doon sa land of Egypt because narinig nila na ang Egypt lamang ang merong may pagkain, may source ng food. Okay, so sabi ni Joseph, mag-appoint kayo ng mga officers over the land, take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years. Let them gather all the food of those good years that come and lay up corn under the hand of Pharaoh, let them keep food in the cities. So naglagay sila ng mga cities na siyang pag-iimbakan ng pagkain. So hindi nila kinonsume lahat. Pin-repair nila yon para sa next. Talagang ano, yung wisdom ng preparation nandito. Yung pananaw mo sa future nandito. Because in verse 33, nakalagay doon, discreet and wise. At sa panahon na yon, kapatid, alam nila that there's no one that is discreet and wise except Joseph. So God shall give Pharaoh an answer of peace, according to verse 16. Verse 15, and Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee that thou canst understand a dream to interpret it. And Joseph answered Pharaoh, saying, it is not in me. Yan, yung gusto ko makita kanina sa inyo, na yung interpretation galing talaga sa Diyos. Sabi niya, it is not in me. God shall give Pharaoh an answer of peace. So ang Diyos ang nag-interpret ng dream. Not Joseph, actually. Sinabi lang ni Joseph yung sinabi ng Diyos sa kanya. Because he was guided by the Holy Spirit. Okay, so read verse 37 hanggang 46. Okay, ito na, no? Tuloy po natin yung kwento natin dito sa Genesis. Genesis chapter number 41, verse 37 to 46. Opo. The Bible says, and the thing was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this is? This is a man in whom the Spirit of God is. Mm. And Pharaoh said unto Joseph, forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise
as thou art. Yeah. Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vesture of fine linen, and put a gold chain about his neck. And he made him to ride in the second chariot which he had. And they cried before him, bow the knee. And he made him ruler over all the land of Egypt. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. Verse 45, and Pharaoh called Joseph's name Zaphnath-Paaneah. Yeah. And he gave him a wife, Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. Verse 46, and Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. Yan, ang bihira, no? Kung makita natin yung kwento sa chapter 37, buhay ni Joseph, nilagay siya sa pit, nilagay siya sa hukay, yung sa balot. Tapos si binenta, makulong, no? So kailan matutupad yung kanyang pangarap na mag-give obeisance yung mga kapatid niya, pati yung tatay, no? Pati nanay, no? Yun po actually ay mapupulpil, no? In the next chapters. So makita natin that Joseph had the wisdom na walang iba. So pinili ni Pharaoh na siya ang mag-head, no? At mag-manage dito po sa mga darating na taon. At ang ginawa niya, sabi nga ni Pharaoh, Pharaoh said unto his servants, Can we find such a one as this is? A man in whom the Spirit of God is? Ang sa kanya Espiritu ng Diyos. Pharaoh said unto Joseph, For as much as God that should thee all this, there is none so discreet and wise as thou art, thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled, only in the throne will I be greater than thou. So second siya sa position. So sabi ni Pero, lamas lamang ako sa'yo ng kaunti sapagat ako yung nasa trono, siya yung king. Pero siya yung mamamahala ng lahat. Is going to be the second man. Very great. Buong Egypt. Okay? Hindi lang ito kapantay ng vice president eh. Kasi yung vice president, ando lang eh, naghihintay lang para pag nawala na yung presidente. Pero ito, he's already acting, no? To be the ruler of the kingdom. At nung ang ginawa na ni Pero, so verse 42, Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand. And arrayed him in vestures of fine linen, put a gold chain about his neck. So dito natin makita na ang talagang, dito maliwanag na nilalarawan dito, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, no? Alright? So yung picture ng Panginoong Jesucristo na siya po ay nagkatawang tao siya tapos namatay sa cross, and after his resurrection pansin natin, no, hindi na po siya katulad ng dati. He's going to be worshiped as God after his resurrection. Okay, so pansamantalang iniwan yung posisyon, okay, para magkatawang tao, and then he went back to heaven as God, at siya yung wino-worship, no? Second, actually, sa Ama, no? Okay? May equality yung dalawa, kaya lang sa position, the throne, okay? The throne is the Father's. Okay? So sa Ama, no? Just like here, si Pero, ang type niya, yung Father, yung God the Father. Si Joseph, ang type niya, is Jesus Christ.
And here, makita natin kung ano yung exaltation, okay, ni Joseph. Ganun din katulad yung exaltation ni Jesus Christ, yung promotion. At ang makita pa natin dito, mga kapatid, okay, kung maalala natin yung prodigal son, no? Nung bumalik yung prodigal son, nilagay din sa kanya yung ring, no? Yung signet. So, binalik yung sonship actually. Binalik, hindi lang fellowship, but the sonship. At binigay sa kanya yung robe. Kung makita po natin, similarly, ganun din po tayo eh, no? Okay? Katulad din tayo ni Joseph. Binigyan din tayo ng Diyos ng privileges because of Jesus Christ. So, si Joseph ay parang si Kristo, nilalarawan niya si Christ, at si Joseph, para din siya yung mga ligtas, yung mga anak ng Diyos. Because we have, someday we're going to have linen also, no? Someday we're going to have also treasures. We have gold, silver, and precious stones. So, ganun din na nangyari kay Joseph eh. And someday, no, sa millennium, okay, in the millennium, all right, we're going to rule. If naging faithful tayo dito sa panahon ng church age. So, ang nilalarawan ni Joseph ay hindi lang si Jesus Christ, nilalarawan din niya tayo, no, ng mga ligtas because of the privilege that we have when we got saved. Kaya, napakaganda ng kwento na ito, no? Okay, now, sa verse 42 nangyari yun eh. And Peter took off his ring from his hand. Okay? So the typology is clear again. Rings with birthstones on them are for sons. And the prodigal son is given ring on his return in Luke 50:22. So this is God the Father honoring God the Son. Okay, that is the picture of this. And arrayed him in vestures of fine linen. There is not much doubt about the typology again. Fine linen stands for righteousness. Revelation 19 verse 8, 6 verse 11. And this typifies God giving Jesus Christ his righteousness. Isaiah 61 verse 10, Romans 10 verse 1 to 4. At dito sa verse 42, nakalagay dito, and put a gold chain about his neck as God symbolizes deity. Pagka-Diyos, yung gold kasi symbolizes deity. So Jesus Christ was God manifest in the flesh. 1 Timothy 3:16. Okay? Verse 43, and he made him to ride in the second chariot. So as Daniel, tignan naman natin yung position ni Daniel, no? Sa Persian Empire. As Daniel, a type of the Holy Spirit, has a gold chain and was the third ruler. Joseph, a type of the son, has a gold chain and rode the second chariot. Okay? So Daniel, ang typology niya, is the Holy Spirit. Si Joseph, ang typology niya, si Jesus Christ. Okay? Now, verse number 43, no? Very clear po ito, no? Kung makita natin yan sa Book of Philippians chapter number 2, makita natin yan, no? At verse number 43, and they cried before him, bow the knee. Ito mo yan sa Philippians chapter 2, pakipasa lang, brad. 2:11. Philippians 2, verse number 11. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yan, verse number 12. Verse number 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence yung, only. Yung bow, sabi niya. Di ba? Every knee shall bow and every tongue shall confess. Philippians chapter 2. That's verse 10. Tama sa verse 10? Alaba sa verse 10? Verse 10. Yan. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Yan, okay. So, very clear, no? Very clear, yung typology. So, Joseph is actually, Joseph's life is a prefigurement of Christ's life. Okay, now,
He made him ruler over all the land of Egypt. Verse 43, thus Jesus Christ rules the masses of God, defying religious people with fury and outstretched arm. Tulad din ni Christ, no? Ezekiel 20, verse 33, and Jeremiah 21, verse 5. No? So dito, Jesus Christ in the millennium will rule, no? He's going to rule. Actually, sabi ng Bible, he's going to rule with the rod of iron. He's going to rule. He's going to rule the Gentile world. Okay, magiging ruler siya. He's going to rule. Just like Joseph, he ruled the Gentile world. Okay? Hudyo siya, pero siya yung king, second in rank, sa Egypt, kung saan po ay ito ay hidden country. Okay. So, okay, verse 44. Sabi niya, without thee shall no man lift up his hand or foot. Okay? So, parang sinasabi niyang, walang pwedeng lumaban sa'yo. No? Lahat magsasabit sa'yo. Okay. So, kung titignan natin sa typology, this is the judgment of the world. That makita natin na yung pagrurul ni Joseph is like in the millennium na pagrurul ni Christ. Yung kanyang pangalan was changed to Sapnat Paaneya. Ang ibig sabihin po nito, okay, the Savior of the world. Wow. And the name of Joseph's wife was Asenath, the daughter of Potipera, the priest of Un. No? So, ang ibig sabihin ng Asenath means dedicated to Nat. Yun ang Diyos nila, no? Egyptian goddess was the equivalent of Minerva. Okay. Now, Asenath is a perfect picture of the body of Christ. It's a perfect picture of the body of Christ. Now, ito yung mga points of consideration. Bakit po natin nasabi na Asenath is perfect type of the bride of Jesus Christ. Number one, see as Solomon's bride, Song of Solomon chapter 1 verse 1 to 5, is black coming from Ham. Number two, thus she is not only a wife, but a servant of servants. Number three, she exchanges heat and idolatry for a knowledge of a true God. Iwanan niya yung pagka-idolatrous niya. Inakap niya yung faith no, na meron si Joseph. Of course, Hebrews eh, no? Number four, the true God has proved himself by the prophetic fulfillment of his word. She was dedicated to the devil before she met Joseph. Galatians 4 verse 8 to 9. Now she steps over to the other side, dedicated to obeying her husband. Ephesians 5 verse 21 to 33. So very clear na itong si Asenath, ang typology naman niya ay bride of Christ. Okay. Potipera means devoted to the sun. Kasi nga, sign worshiper sila. It was a very common Egyptian name as most Egyptians were sun worshippers. No? Kaya nga itong belief ng mga Egyptians, okay, kung ito ay sa Old Testament nangyari, no? Ito mga belief ng mga Egyptians. No? Mga Egyptians, they worship the sun. They worship the sun. They worship. No? Okay? Kaya may Ra sila eh, no? Ra. Sun God yun. So ngayon, ang na-carry over yan, no? Hanggang sa panahon natin, na-carry over yan. Yung belief sa sun, o yung pag-worship sa sun. And kung makita natin, very prominent yung mga bilog-bilog no, sa Roman Catholic Church. Because ang Roman Catholic Church, mix siya ng pagan at saka Christianity. At ang paganism niya, dito galing sa Egyptian. Ang mga Egyptians nila, ang paganism naman nila, okay, way back to Tower of Babel in Nimrod. Okay? Ganyan po. At hindi nawala ang pag-worship sa sun. Ha? Kaya nga tayo, no? Yung Roman calendar natin, merong days
pangalan ng mga days, Sunday. Ay yung day doon, day e, God eh. Yung sun God, no? Sunday. Okay, so, yan. Okay, tuloy na po tayo. So, verse 46, Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh. So, maliwanag na nung siya ay na-imprison, 17 years old na siya. So, 17 plus 13 years imprisonment. Paglabas niya, at ilang taon na siya? 30 years old. Naalala niyo si Christ? Yung kanyang public ministry, nag-start ng edad na 30. No? Similar with Joseph. Okay. So, verse number 47, Brad. 47. Hanggang 57. Okay, so we're almost done. Mga ilang verses na lang po. Genesis 41, verse number 47 to 57, the Bible says, in the seventh plenteous years, the earth brought forth by handfuls, and he gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities, the food of the field which was round about every city, laid he up in the same. And Joseph gathered corn as the sand of the sea, very much until he left numbering, for it was without number. Mm. And unto Joseph were born 2 sons before the years of famine came, which Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On, bare unto him. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said, he hath made me forget all my toil and all my father's house. Verse 52, and the name of the second called he Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. And the 7 years of plenteous that was in the land of Egypt were ended. And the 7 years of dirt began to come according to Joseph, as Joseph had said, and the dirt was in all land, but in all the land of Egypt there was bread. Verse 55, and when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread, and Pharaoh said unto all the Egyptians, go unto Joseph, what he saith to you do. And the famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses, and sold unto the Egyptians, and the famine waxed sore in the land of Egypt. Verse 57, and all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn, because that the famine was so sore in all lands. Okay, dahil may wisdom si Joseph, magawa niya ma-save, no? For 7 years, nakapag-save sila ng pagkain. So dahil may wisdom nga siya ng Joseph. No? So ngayon, so nagtuloy-tuloy po yung fruitfulness, yung plenteousness ng harvest hanggang sa after 7 years yun na nag-start na yung famine. Okay. So verse 47, no? And in the 7 plenteous years the earth brought forth by handfuls, and he gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, laid up the food in the cities, the food of the field which was found, which was round about every city, laid he up in the same. So, sa capitalism, ganyan. Ang makita mo, ang mayaman dito sa panahon na ito, Egypt. Because there is famine. Kaya makita nyo, kapag ka may paghihirap, no, yung mga taong mayroong pera, ay sobrang rich sila. Pagka may paghihirap, tulad ng mga pagtaas ng crisis, ng oil, pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pagka yung tubig mahirap, makita ninyo, yung mayaman magiging sobrang yaman. No? At yung mga mahirap magiging sobrang hirap. No? Ganito yung nangyari kay Joseph. No? Dahil sa nakapaghanda siya, naging very rich ang Pharaoh, no? Dahil sa kanya. So, sabi ng Bible sa verse 49, inintuanan niyang bilangin dahil si sobrang dami.
So dahil po dito, binigyan si Joseph ng asawa, Asen at the daughter of Potiphar at the priest of On, and there unto him, binigyan siya ng asawa, binigyan din siya ng Diyos ng anak. Ang firstborn niya ay si Manasseh, na ang ibig sabihin po, forget all my toil. No? Made me forget all my toil. So, bakit? No? Sapagkat binigyan siya ng anak, binigyan siya ng asawa, binigyan siya ng kapangyarihan, so nakalimutan niya yung mga pinaghirapan niya, yung dinanas niya. Pero nandun pa rin yung pagpaalala niya sa kanyang pamilya because Hebrew nga siya, no? Pagkaman sa loob siya ng Egypt, pero yung kanyang isip nandun sa kanyang family din. Makita natin yan kung gaano kahalaga yung pag-visit ng kanyang mga kapatid sa kanya. Now, so Joseph had another son. Pangalan naman niya Ephraim. Fruitfulness naman yan. Fruitful in the land of my affliction. Okay. 7 years. Natapos sa verse 53. And the 7 years of dirt began to come, according to as Joseph had said, and the dirt was in all lands, but in all the land of Egypt, there was bread, pagkain. So possible itong famine na ito, ulan, absence of rain, na natuyo na rin yung Nile River dito, absence of rain, no? Natuyo sila, tuyo, dirt. And when all the land of Egypt was famished, gutom na, na yung buong Egypto, the people cried to Pharaoh for bread, and Pharaoh said unto all the Egyptians, remember this, no? So John, sa panahon, John chapter 2, nung si Christ, gumawa siya ng water into wine, ngayon, pinuntahan ng mga apostol, itong si Mary. Ano pang magagawa ni Mary? Ha? Kasi nga, naubusan ng wine doon sa kasala ng Cana of Galilee. So ngayon, lumapit sila kay Mary para humingi ng tulong para kausapin daw si Jesus Christ. So wala siyang sinabing, akong bahala, kausapin ko yung anak ko. Susunod yan sa akin. Hindi. Okay. Ang sabi ni Mary, kung anong sinabi niya, sundin niyo. Oh. E di si Mary wala rin magawa. Kaya nakaganon nga eh. Wala akong magawa. No? So anong sinabi niya sa John chapter 2? Yun ang may magagawa. Yung Jesus Christ. No? Wala eh. Wala akong magagawa kanya. Okay. So Joseph, he said to you, do. Oh, ganun, pareho sila ni Mary. Okay. So talaga, litaw na litaw si Christ ito eh. And the famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the horse storehouses. Ayan na. And sold unto the Egyptians. Binenta niya sa mga Egyptians. And the famine was waxed sore in the land of Egypt, and all countries came into Egypt. All countries, huh? To Joseph for to buy corn, because that the famine was sore in all lands, hindi lang sa Egypt. Maraming lugar, tinamaan. So worldwide, masabi natin parang worldwide na famine na ito. No? Kaya nga si Joseph naging savior of the world. Because of the famine. Okay. So in the finishing chapter, the believer will observe that Joseph as Jesus has control of the storehouses. Matthew 6:26, Matthew 13:52. Joseph as Jesus has bread when no one else has it. John 6:35. Ganon si Christ, no? Sa wilderness, walang pagkain. Pinakain niya yung 5,000 with just two fishes and 5 loaves. Joseph as Jesus can open the storehouses. Malachi 3:10. People, number 4, people are commanded to go to Jesus for help as Pharaoh commanded them to go to Joseph for help. Verse 55. Number 5, Mary, Jesus' mother, gives the same instructions to sinners that Pharaoh gave to the Egyptians in verse 55. At yun po ay sa John chapter 2, verse number 5. Okay, number 6, Joseph as Jesus sells the Egyptians for the wages of sin is death and the gift of God, which cannot be purchased with money, is eternal life. As Asenath, Joseph's bride,
never had to buy anything. She didn't even deserve to be married to a man like Joseph, who in spite of reputation was a man of strong character, high moral standards, polite and kindly nature, a prayerful and holy disposition, and who faithfully adhered to the commandments of God. A senate was given to Joseph, just like the bride of Christ, no? And Joseph was not given to her. And Joseph was given to her. I'm sorry. John 3:16. So, ganyan na ganyan yung pinapakitang picture dito. So, you will see, alright, Joseph is being pictured in the Old Testament. Here, dito naman, Joseph was being pictured, Jesus Christ was being pictured, no? As well as the body of Christ, Church Age. Okay. So, yan po, no? So, ending Genesis 41. On this spiritual mountaintop, we now descend back into the valley and follow the camera as it pans across Egypt eastward through the country of the Amalekites and then up northeast to Hebron. From the royal palaces of Pharaoh and the finery of Egyptian court life, parading before all the sound of trumpets, bells, and cymbals, we are now transported to a group of tents lying in the valleys of the pasture land in Canaan. An old man is tottering about tending to his daily chores. All his wives are dead now, chapter 46, verse 7. And his little boy, Benjamin, is nearly 20 years old. His other 10 sons are all married and have children of their own. And although they are around close to their father, some of the time, they are gone for days and weeks at a time herding the flocks. Okay. So, on Benjamin's 19th birthday, his stock market yung nag-collapse, no? Ang ekonomiya. Okay? So, kailangan nila ngayon ng pagkain. So, on Benjamin's 20th birthday, Jacob and his sons are all in hunger, no? Andun na sila sa tagutom, no? Okay, so pagdating natin sa chapter 42, alam na natin, no, iwanan muna natin yung glamour and beauty and greatness of Egypt. Now we're going to focus now doon sa mga anak ni Jacob at saka si Jacob. Okay, so yun lang po mga kapatid. So that's the end of chapter 41. Okay, sabi ko sa inyo eh, kakaisa tayo ngayong gabi, no? Tapos na naman ang chapter 41. Okay, so makaka-move na naman tayo ng isang chapter na. Okay, so thank you so much, no? Puri ng ating Panginoon Diyos for this benefit, no? Itong benefit na ito na tanggap natin ngayon. Amen. So shoutout muna po tayo. Sige po. Quick shoutout lang po sa lahat po ng mga nakilig at sumubaybay po ng ating programa. Sa oras po rito, shoutout po kay Cesar Alzar Alcantara. Amen, bro. Jude Cornelio Humawan, Inesia, Grace Perit, Andre Young, Carl Mario Acosta, Gloria Reyes, Sepperson, Maria Elena Pineda, Mary Claire, Earl John Cordova, Sheila Adnes, Michelle Bulister Burgos, Marie Abigail, Ramon Caldelaria, Emmanuel Fundamental Baptist, Amen. Sister Nolan May Francisco Filenya, Sister Gemma de Guzman Ermitaño, X Taraki, Sister Kalyana Rose Gonzalez Nicolas, Amen. Pastor Demi Labios, Amen. Jason Reynaldo, and Brother Luis Antonio Sia, Sister Lobela Daulo Patungan, Pastor Alan Patungan, Rica Paklibar Sumugaysay, Amen. Brother Jocelyn Nasa, shout out po kay Sister Angeline Guloy and Pastor Ray Guloy. Ayan, shoutout po kay Stephen Kent Yunni Diagonia. Ayan. Maria Esther Tan, Daniel Miguel, Guillermo Shaina Ibe, Brother Daniel. Liam Lester Nunag, ba? Sapinel, Haralyn Loredo. And shoutout po kay Brother Aldrin Livado and kay Sister Jennifer Capili Pascual. Amen! Thank you so much for joining us tonight. Amen! Isang masayang gabi para po sa amin dito. Ang gabi po ay may mga kasama.
Amen. And shout out po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay at nakikinig po ng ating Amen. Programa. Amen. Praise the Lord. Okay, so tayo po ay mag-close sa prayer. Panginoong, dakila sa lahat, thank you so much for all the blessings we have tonight. Salamat po at niloob mo pong muli, O God, ang chapter 41. Nawa po, loobin mo ito'y matapos hanggang chapter 50, Panginoon. Lord, ay hiniling ko po, Diyos, ang gabing ito, ikaw na pong mangunat, mag-ingat po sa aming lahat. At sa aming pandanaliang paghiwalay, O Diyos, tuloy niyo po kaming tulungan at gabayan sa bawat isa ng aming pong mga ginagawa. At ang aming buhay, O Diyos, ay gamitin niyo, lalo na sa iyong gawain, Panginoon. Hiniling ko po ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. Okay, please like, share, and follow our Facebook page. Gaya na din po sa ating YouTube channel, paki-subscribe na po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, amen. Sa ganyan kayo po ay maging updated sa lahat po ng ating latest video. Yan na. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. Real KGB Believers now, signing off. Ingat po kayo. God bless po. Thank you for watching. See you next time. Heaven is my home. I'm just a stranger in this world. I'm on a journey, and I'm not here to stay. I'm heaven bound, where I will live eternally. Jesus, my Savior, He's waiting there for me. I'm heaven bound, oh hallelujah. I'm heaven bound, glory to God. I'm on my way to that fair land where the saints of God are bound. Jesus made the way, now I'm heaven bound.